Kakao lover, gumagamit po ako ng TX3. Ito. 500 pesos po. Ang halaga nito, yung fog lang yung buga niya. Tapos dito natin i-sprayhan dito. Kasi dito nangingitlog yung padborer. So, pero yung mga itlog niya, nandito lagi yan. Dito. So, yun na ang titirahin natin. Para hindi siya madidevelop yung itlog. Yan. Dito lang importante bugahan natin yan. So, kung tatamaan man yung mga ganito, mga chiril, maliliit pa, okay lang po. Maganda naman po yung chemical natin. Yan. Kahit matamaan yan, hindi po siya mamamatay. So, pag ganito kaliit, pwedeng hindi pa yan natin i-sprayhan. Ganito kasi hindi pa mabango sa mga padborer. Mga ganito po, battery size. So, ini-sprayhan na natin yan, mga battery size. Dito po banda, importante. So, katulad nito, cacao lover, ito, bata pa siya. Makinis pa yung ano niya, balat niya. So, kailangan natin isprayhan. Yan o, pags lang po. Pags lang pong buga ng TX3. Ito. So, kailan po tayo mag-i-stop ng pag-i-spray? Ito po siya. Malapit na po siyang mahinog. Ito, malapit na mahinog. Magaspang na po siya. So, kahit hindi natin isprayhan yan, successful na po yan kasi hindi na mapapasukan ng padborer yan. Hindi na mabubulok. Ayan kasi ano na siya. Mature na yung kakao natin. Kaya kahit ma-isprayhan man o hindi, basta importante dito banda, kolaber ito, isprayhan natin. Huwag tayo mag-ispray ng ganito. Oh. So guys, ito yung pang pesticide control natin. Pre-baton. 15 days na. Wait, bro, fun? Ha? Ano. Pero, pinawin. Pinawin.